Hello, good morning. It's Sunday. Welcome back to my YouTube channel, Simply Tessie. Ay, masarap matulog kasi malamig. So tinanghali ako ng gising. Anyway, sa kumusta na kayong lahat? Salamat sa patuloy na nagla-likes ng aking mga videos at nagsasubscribe. Salamat sa inyong lahat. Thank you. So today ay marami akong gustong lutuin. Kaya lang, pag grass, hindi ko na na-bibidyohan. Kasi ras. So, ngayon ay plano kong magluto ng ubi halaya. Ubi? Ubi na halaya pa. So, yan. Filipino native dish. Yan, halaya. Purple yam. I'm using purple yam. So, yung iba, ano, bumibili sila ng kung walang purple yam. So, yung sweet potato. Sweet potatoes. So, lalagyan lang nila ng food color na kulay purple. So, today, meron akong nabili na purple yam siya talaga. So, una, yan, pakita ko. Puro mukha kayo nakikita. So, ito. Medyo fresh pa siya. Tingnan nyo. Oh, di ba? So, fresh na fresh. Gagawin ko siyang ano. Marami kasi akong mga stock na condensed milk. So, bago siya ma-expire, expired, kailangan gamitin ko na siya. So, hugasan muna natin siya ng malinis. Before, meron na nga pala akong na-i-post na, yan, pagluluto ng, ano, ng ube o ng halaya. Kaya lang ang gamit ko ay yung frozen. Kasi nga, nung December, ano yan, sold out na yung mga yung mga ginagamit for Christmas, for New Year's na mga dessert, diba? So, wala ko nabili. Ang nabili ko ay frozen. Yan. Kaya yun ang ginamit ko. So, today, gagamit ako ng fresh purple yam. So, hugasan ko siya ng malinis and then pakukuluan. Pag malambot na, siyempre babalatan natin at saka imamas. Yan. Simple lang. Pakita ko sa inyo mamaya. I'll be back. So, ito na yung ating purple yam. So, kailangan na ano, covered siya ng water. So, pakukuluin lang natin para lumambot. Okay. So, see you later. So, after almost 30 minutes, ay malambot na ang ating purple yam. Yan. So, we have to remove from the water. So, yung time nyo depende sa laki ng purple yam. So, maaring less than 30 minutes or more than 30 minutes. So, lagay nyo lang i-check, syempre, kasi
Yan. Gamit kayo ng fork para malaman nyo. Yan. Malambot na siya. Palalambot. Ay, palalamigin. Bago natin balatan. Sabaw pa lang, purple na. Ito siya. Tin, 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 tin. Yan, palalamigin ko lang. So, eto na yung purple yam. So, babalatan. Hirap magbalat. As in, purple talaga. Masarap to. Kasi marami kaming bread. Pwedeng instead na rice ang babaunin. Bread na lang din, di ba? Tapos meron kang yam. Purple yam. Halaya, ubi. Parang hirap na magbalat. Man. Yan. Yam. Kuha kaya ako noon. Baka madali. So, pagkabalat natin, iyan ko lang, mamash. Taraan! So, ano to? Mga 8 pieces. Siguro mga 1 kilo. So, imamash nyo lang ganyan. Kailangan durog siya. Yung proseso na nabibili ko, ano na siya, durog na. Mahirap din ah. Lahat lang mahirap ah. Pa yung balat. Kailangan ano, maghirap muna bago masarapan, di ba? Hindi na nga ako nakakapag-bake. Dapat makapag-bake na ako. Kasi baka ma-expire na yung harina ko. Ang dami kong flour. Flour. Ayan, durog na ba siya talaga? Okay. Yan. To make it sure na durog na nga siya. Meron pa ano eh. Mahirapan ako paghalo. Kasi buo-buo siya. Oh, yung palang nakaraan kong ginawa, yung before Christmas, kinayod ko na pala yun. Kinayod ko siya ng hilaw. Kaya pinong-pino. Yun. Yung mga options, kung paano niya siya madudurog. Medyo maganda nga itong nabili kong ano eh. Purple yam kasi wala siyang ulalo. Alam niyo ulalo?
yung ano, tawag doon. Yung parang mapait. O nga, yung sira. Yan, okay na to. Next time, ano, kakayudin ko na lang hilaw. Para ano, durog na durog. So, ang ating ingredients, ito, 1 can of coconut milk, 2 cans of condensed, yan. Baka hindi na ako maglagay ng sugar kasi 2 cans na siya. And then, butter. And then, pwede rin kayong maglagay, kung ano gusto nyo, pwede rin kayong maglagay ng evap. Pero this time, hindi na ako maglalagay ng evap. So, lutuin ko na. So, ito, nain ko yung butter para matunaw. Very easy. Hindi na ako maglalagay ng ano, ng latik, yung topping sa ibabaw. Kasi matagal din gawin ng latik eh. Pero usually sa Pilipinas, latik yung ginagamit sa panglagay sa ibabaw. So, pwede rin cheese, grated cheese, or ako minsan ang ginagawa ko yung ano, yung shredded coconut. Ibabrown ko yun, tapos yun yung ilalagay kong topping sa ibabaw. Yan. So, pwede na natin ilagay itong 1 can of coconut milk. Ay, masarap. Ilalagay ko na rin itong condense. Ang ginamit kong lutuan, teflon, kasi para hindi siya manikit. Kasi itong panghalo natin, hindi siya ordinary plastic. Ano to? Silicone. May ano siya talaga, heat resistant. Yan. Masarap na masarap. Ang mahirap lang dito yung paghalo eh. Yung palalaputin yung ano. Yung purple yam. Pwede rin kayong maglagay ng
flavoring. Ito, meron ako dito. Ubi flavor. Para magamit. Kasi kung hindi ko gagamitin, kailan ko pa siya gagamitin? Minsan kasi may mga stock ako dito eh. Minsan nga oh, meron akong ano, yung condensed na ube. Wow, ang bango-bango. Lagay lang kayong konti. Wow. Ube na. Okay. Pakulayin ko lang ang bahagya. Yan. Hala. Boiling na. Nga akong matamis. Matamis. So, lalagay ko na to. Pahirapan na nito maghalo. Wow. Halo-halo. Naku, matagal itong lumapot. Kaya hindi na ako naglagay ng ano eh. Ng breast milk o evaporated milk. Kasi kailangan ko itong paano. Wala po din. Okay, okay, okay. Malayo pa to sa katotohanan. Malayo pa. Siguro mga ano pa to. Ay, no. Mga 30 minutes or 45 minutes. Dapat kasi wala siyang cover. Para yung kanyang nag-evaporate yung kanyang ano tawag doon? Moist. Yan, moist. Kaya hindi ko siya tinatakpan. So, it's 2:40 today. Maybe, mga 3:15. Kailangan kasi yung ano siya eh, lumapot. So, magpa-practice muna akong kumanta. Yes! Very close. Very close na siya, na maluto. Mga ano pa. Siguro 15 minutes. Masarap kasi yung ano siya, yung hindi siya yung, ayun tawag dito, creamy.
Oh, sarap nito sa tinapay. Ganda lang color niya, di ba? Mga ano, 315. Tignan ko. Halayang halaya. Ubing ubi. So, I think this is done. Yan. Ano na siya? Very, 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 very. Yan. Almost. Sarap nito. Sarap nito sa pandesal. Sa hindi ako nakapag-bake ng pandesal. O kaya, monay, yung buns. Nakakangawit. Sayang wala akong ano, lanera. Naubos yung lanera ko eh. Okay na to. Wow! Thanks sa masarap na halaya. Dito ko siya ilalagay kasi mainit sa pagka sa plastic container. So, I have here coconut oil. Yan. Dati ginamit ko to nung ako ay naglatik. So, kinep ko sa fridge. So, ilalagay, ibabrush ko lang para hindi siya manikit. Brush. Ewan ko kung ilan ang magagamit ko kasi meron pa ako ng dalawa. Wow. Masarap tong mainin, malamig. So, ipa-plot natin. Kung meron tong ano, yung toppings, let's say, cheese, baka, ano, hindi magandang magtagal. So, hayaan ko na lang siya na plain. Diba?
meron tayong masarap na halaya.